So, simpleng simple. Ganyan lang. Lagyan nyo lang ng konting decoration. Ready na siya. I-serve nyo na yan. Uy, mga ka-Berks, kumusta kayong lahat dyan? Si Chris Cusinero nga pala. Bago ko mag-umpisa, magte-thank you muna ako sa inyo dahil nanonood kayo ng aking mga vlog. Maraming maraming salamat sa panonood nyo sa aking mga vlogs. Eto, gagawin natin ngayon ay magluluto tayo ng quail. Ano ba yung quail? Ito yung pugo o yung wild bird na tinatawag nila. So yan, ang papakita ko sa inyo for today. So let's go, game na! Mga ka-Berks, ito palang mga ibon na to, binili ko pa to sa city nung nagpunta ako sa Yellowknife. Hello nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Yellowknife. So itong ibon na to, hiniwa ko lang siya sa gitna. So una, lalagyan natin siya ng oil. Tapos lalagyan naman natin siya ng sikretong malupit to. Huwag niyo pagsasabi to. Masarap. Yan. Isang buo. Lagyan niyo na lahat yan. Wow! Sikretong malupit yan. Atin-atin lang. Huwag niyo pagsasabi ha. Tapos lalagyan natin siya ng chili powder. Yan, clubhouse. Baka naman clubhouse. Alam na. Tapos ako nilalagyan ko ng special oregano. Tapos lalagyan din natin siya ng curry powder. Ang ilalagay natin yung mga 3/4 ng spoon. Yan. Or gusto nyo mas malasa, gawin nyo ng 1 tablespoon. Tapos lagyan din natin siya ng sambal chili sauce. Yan. Ano ba itsura ng sambal chili sauce? Ayan. Sambal chili sauce. Baka naman. Tapos, lagyan natin siya ng konting salt. Yan, konting salt. Ngayon, haluin na natin siya. Haluin nyo lang ng haluin. Sige, imamarinate nyo kasi yung lahat ng mga seasoning niya, imamarinate nyo dyan sa inyong bird. So, antayin nyo lang siya na mamarinate dyan ng 30 minutes. Pwede nyo i-cover siya ng plastic kung gusto nyo. O pwede rin na ganyan na lang siya. Okay? 30 minutes. A few moments later. So, lagay tayo ng oil sa ating pan. We'll be right back.
Ayan, luto na ang ating quail. So, alisin na natin. Ngayon naman, gagamit tayo ng butter. 2 spoons of butter. Pero kung ayaw nyo medyo oily, kahit 1 spoon lang, okay na. Tapos yung ginger. O yung luya. Ayan ang ating coconut milk. Parang mga 1 can, maliit na can lang ng coconut milk. Tapos nalagyan natin siya ng curry. So, ang curry, maraming curry. Merong green curry, merong red curry, at meron ding yellow curry. So, ang gagamitin ko, gagamit ako ng yellow curry. Yan, 1 spoon lang siya. Tapos, haluin lang natin. Kapag ka nagbuo-buo na ganyan, pwede kayong gumamit ng whisk. Tapos, lagyan natin siya ng flour na tinunaw sa water. Ito ngayon, depende sa lapot na gusto nyo. Gusto nyo ba ng malapot na malapot? Or medyo light lang siya? Ayan, kita nyo yung texture ng aking curry. So, lagyan naman natin siya ngayon ng red peppers. Bell peppers po. Tapos, lagyan din natin ng green onions. Tapos, ito ngayon yung magpapangahang ng inyong curry. Ang mga jalapeno. Haluin lang natin silang lahat. Ngayon, lagyan nyo sila ng chicken powder. Depende lang sa panlasa nyo kung maalat or matabang ang chicken powder na ilalagay nyo sa sauce. Yan. Don't forget, tikman din natin. Make sure pag tinikman nyo siya, gumamit kayo ng separate na spoon. Alam nyo na sa panahon ngayon. Perfect. Lagyan nyo siya ng konting saffron or saffron or anumang tawag nyo dyan. Ayan yung nilalagay natin sa ating lugaw. Yung saffron or saffron na yan. Ayan na siya. Ayan na ang ating Thai sauce. Thai curry sauce. So ngayon naman, ilalagay nyo na itong inyong mga quail. Yan. Yung mga dinipry nyo na mga pugo kanina. Luto na tong ating nilutong puko na luto sa curry. Simple. Madali lang ito. Gisa-gisa lang ito. Kayang-kaya nyo yan. Pinoy pa ba? So, simple. Ganyan lang, lagyan nyo lang ng konting decoration.
ready na siya. I-serve nyo na yan. Mga ka-Berks, kain na tayo. Siyempre, pagkatapos natin lutuin, kakainin na natin. Siyempre, masarap magkamay. Saan ka pa? So, tikman na natin. Ito tayo kutsara. Yan. Saan ka pa? Ayan yung mga ginger-ginger, oh, mga luya-luya. Sarap to. Mga ganitong klase ng luto. Yan o, nakita niyo na yan. Luto na siya o. Sarap yan. Tapos manghang pa yan. May mga jalapeño pa yan. Kita niyo yan. Sarap. Wow. Paparaming kain ko nito. Honestly speaking, masarap talaga siya. Lalo na yung ating carne, nilagyan natin ng gata. So, sarap. Tapos medyo maanghang-anghang pa siya. Medyo mahal yung ganito klase ng karne dito sa Norman Wells, dito sa amin sa North. Wala kami mabibili rito. Actually, binili ko pa ito sa city. Kaya medyo mahal. I-try nyo rin siya. Hindi ko yung magsisisi. Talagang masarap malinam yung lasa niya. Sarap. Pag nagluto ako nito sa restaurant, mabili to kasi gustong gusto nila yung Thai curry sauce. Konti lang rice ko, tinitipid ko lang. Bawal sa akin ng maraming rice. Ilalagay ko yung recipe sa description para magaya nyo. Nandiyan sa baba ng YouTube bago mag-comment. Buksan niyo yung description. Andun yung recipe. Harap! Nagka-curry din yung nanay ko. Kaya alak ibang klase na curry. Yung may bell pepper, may patatas. Ano pa ba yung nandoon? Hindi ko na maalala yung lutong Pinoy na iba. Pero pag nalasahan ko, nagbabalik sa alaala ko lahat. Sarap! Ay, sorry. Ayoko pang sabihin yung sarap. Paraming kain ko ngayon ha. Tapos, manghang-anghang siya dahil doon sa jalapeño niya. Pag walang jalapeño dyan, pwede kayo gumamit ng kahit na anong sili, pampaanghang. Pwede nyong i-enhance lahat yung mga luto nyo. Kayo nang bahalang gumawa ng paraan. Kung wala kayo sa bahay,
Kung ano lang meron sa bahay, kung ibang car yung nandiyan sa bahay nyo, yun ang gamitin nyo. Okay lang yan. Same taste pa rin yan. Sarap ba? Sarap eh. Pinapabayaan ko lang kayong manood dyan para makita nyo yung pagkain ko. Ang kaya ako nananapa eh. Hindi ko mapigilan talaga. Ang dami ng kamay ko. Sarap. Sarap yung tawag dito, yung talagang sinisimot mo yung nando sa buto. Yun yung masarap eh. Saka ito, itong pugo, healthy to. Kasi puro meat siya. Konti lang yung kanyang fats. Hindi siya kagaya ng chicken. Kahit na farm siya galing. Bukas wala na manonood ng vlog ko. Ang gulo-gulo naman kumain ni Chris Cusinero. Ang dumi-dumi. Harap! Harap! Naubos ko! Kung alam nyo lang. Magsa-shoutout na tayo. Maghuhugas lang ako ng kamay. Saglit lang, ha? Busog na busog ako. Dami ko nakain. Exercise! Huwag kayo mag-exercise pagkakain. Masama. Mag-shoutout na tayo. So, ang shoutout natin for today. Yan. Nakalock pa pala itong aking iPad. Shoutout! Si Haring Alan David. Yan, pinsan natin dyan sa Bataan. Hello, saka sa mga anak niya at sa asawa niya. Tapos, hello din kay Joy Diana, kay Lizelle Operario Abraham. Maraming salamat sa palagi mong pag-share ng ating mga video. Lizelle ha. Si Antonio Camiling. Yan, hello din sa'yo. At saka kay Daddy Willie. Hello din kay Daddy Willie. Tapos, kay Andrea Mateo. Si Andrea Mateo nagre-request na magluto daw tayo ng chicken adobo. So, gagawin natin yan next time. Pagka meron tayong time, matakabili tayo ng chicken, ha? Tapos, si Margie Balatayo from Quezon City. Hello din sa'yo, Margie Balatayo. Magandang araw po sa inyo. Yan, at saka sa inyong buong pamilya. Hello din kay EJ Caballero. Sir EJ, hello po sa inyo. At saka, happy birthday sa kanyang nanay na si Nanay Jacqueline Caballero ngayong October 7. Yan, happy birthday po Nanay Jacqueline. Galing po yan kay EJ. Yan, maraming salamat po. Tapos si Romeo Basangan Jr., hello din sa iyo at maraming salamat sa iyong pag-subscribe. Yan, get well soon nga pala kay Tito Danny. Yan, nandyan sa Brisbane, Australia. Sana ay magpagaling ka niya at always rest lang. At yung medicine mo, huwag mo kakalimutan ha. Yung mga tito ko dyan sa Tarla at saka sa Bulacan, hello po sa inyong lahat. Ang mga Digusman, mga Balatbat dyan. Tapos yung mga kamag-anak natin sa Pampanga, mga David, mga Olalia, mga Kamiling. Lahat sila na mga nandyan sa Bacolor. Saka sa basta dyan, San Fernando. Mga kamag-anak natin yung mga yan. Hello po sa inyo, mga kabalen. Yan. Tapos siyempre, yung mga kapitbahay natin dyan sa Donya, sa Talimundok, yung mga klasiko sa Taplaw, sa Tugatog, yan. Hello sa inyo, sa Tala. Meron din tayong mga kaibigan dyan. At saka sa Hermosa, kay nanay na lagi nanonood dyan, sa bahay, saka kay tatay, yan. Lagi na lang silang nanonood. Saka kay Angelo, hello din sa inyo, anak. Hello din pala kay Bosken, baka naman. Yan. Hello din sa'yo. At saka kay Wowsy Kenny. Yan, si Wowsy Kenny, yan ang number one fan natin pagdating sa premiere.
Kaya, hello sa iyo, wow, si Kenny. Maraming maraming salamat sa iyong pagsuporta. Mabuhay ka! Kaya, maraming salamat. Baka gawin mo na naman tong part ng iyong TikTok, ha? O, sige, pwede na rin. Tapos, sa mga kaibigan na natin na nandiyan lahat sa Norman Wells, at saka mga kaibigan natin na nandiyan lahat sa Talimundo, kay Ninong Orlingko, kay paring Orlico, yan. Mga kaibigan natin sa Jensan, saka kaibigan natin sa Marvel, sa Santo Niño, sa Surala, saan pa? Sa Banga, yan, pati sa Tupi. Yan, ang mura ng mga lansonis ngayon dyan. Biruin nyo, 20 pesos lang per kilo ang lansonis sa kanila. Tapos ang isang malaking ganyan kalaki na pakwan, na pinya is, how much? 40 pesos ang isa. Napakamura. Minsan, 3,100 pa. Yan. Yun yun sa South Cotabato, ang mura ng mga bilihin sa kanila. Hello din pala kay Nanay Nenet. Yan, nanonood din siya at nagsishare din siya palagi. Kay Tita, saka kay Mami, hello din sa inyo. Yan. Kay Engineer! Yan. Palagi ko binabanggit yung mga tao na yan kasi sila yung lagi nakasuporta sa akin. Kaya alagang-alaga ako sila. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. Ito nga pala yung kaibigan, kapuso, katropa, kabarkada at kaberks. Chris Cusinero po. Huwag kayong magsasawa na manood ng aking mga video. Corny yung aking video, corny yung aking setup, ang aking studio dahil sa loob lang ng bahay at kusina. Pero ang importante ay mapasaya ko kayo at matuto kayo na kahit konti lang sa natutunan ko na pagluluto. Yan. Ang gusto ko lang ma-share yan, yung mga part na pagluluto ko. Maraming maraming salamat po. At hello nga pala kay Auntie Diding at saka kay Tita Mary, syempre. Yan. So, paalam na po. Bye-bye! Pugo na yan. Pero ako, ginawa ko siya na Thai curry style. Yan. So, ginawa ko, dinipry ko nga siya. Ay, dipry. Pinrito ko nga. Sarap nung pagkaka-prito nung ano, nung chicken. Ay, nung chicken. Mali. Ang sarap nung pagkaka-prito nung anong tawag dito? Nung ato, nakalimutan ko. Sa bloopers na nakalimutan. Yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat at nandiyan kayo palagi. Eh, alam nyo na, si Chris Cusinero, isang pulubing Pilipino dito sa Canada na gustong ma-share sa inyo ang mga munting natutunan ko sa pagluluto sa aking profesyon. Yun nga. Maraming salamat. Ba't ba tawa ka?